Hi guys, good morning. So ngayong araw gagawa tayo ng washable face mask. So kakailangan natin isang scissor, garter or pwede na din rubber band, then thread, and clothes. At syempre, kailangan din natin ng needle. Needle, thread, color white, black and blue. Then yung clothes, kung ano yung tela na, ang kulay na tela na gagamitin nyo, yun din yung thread na gagamitin. So, watch nyo hanggang sa dulo para may idea kayo kung paano gagawa ng washable face mask using hand sewing. Okay? So, itong clothes na to is hindi siya ordinary. Mahal ang bili ko sa telang ito. Sorry guys kung napaka-movable yung camera. Hindi siya naka-focus. Ang nag-record kasi nito is yung anak ko. So while naglalaro siya ng Roblox, so hawak na yung CP ko. Kaya yung isang kanang kamay niya nasa keyboard, then yung kaliwang kamay niya nasa akin. So kaya ganito yung resulta. Gumagalaw yung cam, yung recording. Pasensya na po guys. So heto na siya. So kakailangan nyo, kapag magawa kayo ng isang mask, so ang kailangan niyo na ang kailangan niyo lang is dalawang ring na garter. So gawin niyo siya like ganyan. So tahiin niyo lang siya. Kailangan niyo dalawang garter, isang cloth, maliit lang na cloth, then scissor and needle. Makakagawa na kayo niya ng magandang face mask. Pwede niyo siya ibinta ng 50 pesos. Sulit po siya. Ang 50 pesos is napakasulit. Sa tela pa lang niya, napakaganda. So, piliin niyo lang yung mamahaling tela na lifetime magamit ang face mask. So, ito na po yung finished product. As you can see, napakaganda ang result, di ba? So, side by side. Yan, napakaganda guys. Fit na fit. Ito yung pangalawang design ng cloth. So, gawin nyo lang, istatahiin nyo lang side by side. Ganito kasi yan siya guys. Kung magpapatahi kasi ako, magpapalabor ako sa sastre, napakamahal po siya. Ang fee nila per piece is 45 pesos yung labor. So, hindi na siya mabenta ng mura. So, hindi ka na makabenta ng 50 pesos. Kung ibenta mo siya ng 50 pesos, so 5 pesos na lang sa'yo. Diba? So, hindi talaga mabawi yung kapital. Sa tela pa lang, mahal na. So, para masulit ko siya, tiyagaan ko na lang siya. So, tatahiin ko na lang siya using my hand. Hand sewing. Kahit maliit lang yung tubo, okay na po sa akin as long as makatulong sa kapwa. Ito na yung finished product. Napakaganda talaga guys. Sa halagang 50 pesos, pwede na siya, ibenta niyo siya na 50 pesos. Napakamura, napakaganda. Ito yung pangatlong style ng cloth.
So, the same lang ang procedure, tatahiin nyo lang siya side by side. So, sorry sa camera guys, napaka movable talaga. Kasi naglalaro yung anak ko, hindi siya nakafocus dito. Sa monitor siya nakafocus guys. So, sorry talaga. Pagtsagaan na lang. So, yan. Side by side pa rin, tatahiin nyo lang siya. Dapat tahiin nyo siya ng maayos. Tapos kung ano yung kulay ng tela nyo, yun din ang kulay ng thread nyo. Para hindi siya gaano makita yung thread. Pero ito, combination kasi siya, black and green. So hindi ako nakabili ng green. So dapat kasi green color siya. So ang nabili ko is black. So yung ginamit ko is black. See, ito na po yung result. Tingnan niyo yung design and style niya sa paggawa ko. Napakaganda guys. Parang mamahalin talaga.